Okay, so white, white lang inikita niyo, no? Okay. Yeah, white. Oo. So ayun, so good evening. Thank you Sir Oli. So si Sir Oli siya yung ano, sa kanya ako nag-OJT nung ano ko nung college ako. So siya nagpa-graduate sa akin sa Lasalle. Kasi kung hindi ako nag-OJT sa kay Sir Oli, hindi ako makaka-graduate. So anyway, so yun, so yun. So for tonight, I will be sharing some insights on the photograph, visual culture, and publishing. So, ano, minodify ko ng konti yung request ni Sir para mas maging, ano lang, mas inclusive, di ba? So, at saka para may konting theory din, churi-churi theory. Yun. So, my name is Antonni Cuesta. So, I'm also a faculty sa DLS College of St. Mille sa School of New Media Arts. So, I, as mentioned by Sir Oli, I'm teaching photography theory also for graduating students. But for tonight, I will be representing Photography Chismis PH. So, mamaya ipapakita ko na lang kung ano ba yan, ano bang kalokohan yan. So, okay. So, supposedly, I was given 15 minutes, pero okay ba sa inyo magstay for 2 hours? So, hindi naman. So, ano, inibigyan ako ni Sir Oli ng extension ng mga additional 10 minutes. So, I'll try to be fast, pero we'll see. Mukhang di ba magkakasya yung 20 minutes. So let's start. So yan. So let's start with this question. As a jump-off point for the discussion of publishing, we have to always consider it in the perspective of culture. So why? Okay, let's define culture muna, diba? So yun. So medyo ano? So ano siya? Dictionary or ano? Encyclopedic definition siya ng culture. Pero basically, para din hindi na rin kayong mahirapan magbasa. So, yun. So nagawa na ako ng notes for you. So yan na lang ang alalahanin niyo. So basically yung sa taas, yung culture is an all-encompassing term. Yung line na yung buong paragraph na yun. So that's your scholarly or your encyclopedic definitions of culture. Pero to make it easier for the purpose of this discussion, of this session. So just remember na when you talk about culture, it's the way people live. Ganun lang kasimple. So medyo general siya, diba? So pag if you say na culture is the way how people live, then that's very all-encompassing, which is mentioned naman dito sa definition sa paragraph, diba? So it's all-encompassing. But what if we add the word visual dun sa prior before the word culture? Does it change anything? So what is visual culture? So basically, ito academic din to, academic. So if you look for scholarly work regarding visual culture, this definition is I think mga around 40 or 30 years old na. So na-coin to ano na mga 80s or 90s na coin tong term na to. Yung visual culture. Pero ayun nga, yan yung scholarly definition, but for us, chismis notes, yan. So when we say na it started as an anthropological blueprint, ang ibig sabihin lang nun is that yung basis ng definition na to is similar to how we defined culture, which is basically anthropological, the study of how people live their lives. Basically, that's anthropology, diba? So, pero as decades went by, the term visual culture absorbed a lot of other discipline. So it was used for anthropology, social sciences, for art history. So naging interdisciplinary and multidisciplinary na yung term na visual culture. So yung tandaan nyo lang yun na ang culture basically is how people live. Visual culture is basically how people live using their eyes. Ganun lang siya kasimple. So, okay. Tapos kung gusto niyo pa mas scholarly, so kung sabihin natin kung estudyante ko kayo, sabihin natin we're discussing it sa, kasi pag sa class usually, 'di ba, sir, pag class you have 3 hours eh. Pero ito usually yung bookish scholarly na definition. Pero for the chismis, basta 'yun. So basta 'yun. Hanapin niyo na lang yung ano, yung naka-bold letters, which is basically as mentioned a while ago, visual culture is how people live using their eyes, visually nga. And how it affects or how it
gives meaning to art history, humanities, sciences, social sciences. However, what is important here when we talk about visual culture, since we're talking about everything, it also includes things that we don't usually, things that we usually take for granted. For example, advertising, landscape, how you see the world, buildings. So, anong visual culture sa Metro Manila, sa Cavite, sa Bulacan, sa US, sa New York, di ba? So, kapag pumunta ka sa Europe, iba rin yung visual culture na, because the landscape is visual, na parang it also, their lives are being defined by the visuals of the place. Obviously, photographs, movies, so may film language, may photographic language, paintings, pero you would also include apparel. So, yung OOTD ninyo, for example, cars or motorcycles, kung mayroon sa inyo na may sa motorcycles, may kultura ng motorsiklo na purely visual. So, yung iba talagang bumibili ng motor because, syempre, it's mobility, diba? Yung the feeling of freedom. Pero, there's actually people who buy car motorcycles because they like how it looks. Similar to, shoes. Sabi natin sneakers, yung sneaker culture. Kaya tingnan mo ha, so sneaker culture is technically part of visual culture. Pero meron din kasing different aspects ng sneaker culture. Meron kasing experiential, you wear it kasi, di ba? So, anyway, so yun. So, para lang mas malawakan at saka maging mas tunog matalino tayo ngayong gabi. So, ito na, take note na lang ito. Okay? So, yun. Ayan. So, ito, i-introduce ko to sa inyo. So, medyo intimidating siya for some, pag naunang narinig. So, parang, ano yung contemporary? So, medyo intimidating. Kasi, na-associate usually siya sa art, sa philosophy, or sa social sciences, di ba? Pero, to make it then simple for us, we just break it down to its root word. Na when we talk about contemporary, we're talking about time. So, yung root word kasi ng contemporary sa Latin is tempus, which is time. And then you have your prefix na con, which is together. So if we combine those two words lang, simple lang. So it's basically existing and occurring at the same time. So if we ask, mamaya, bigyan mo kayo example na, if we ask what is contemporary, it's just basically referring to something that exists at the same time or occurs at the same time. So, ang associations din ng contemporary is it's associated with the new. Kung ano yung bago, diba? Kung ano yung novel. Pero, ang mas inclusive din na definition ng contemporary is the now. I mean, the present. As in ngayon. Diba? So, bakit? So, ito yung chismis naman natin ulit. So, bakit? Pag sinabi natin contemporary, it's the new plus the old is equal to now. Ano yung sabihin nun? Kasi, when we think about the new, it's usually the bago, diba? So every time, every minute, every hour, every day, every week, every month, every decade, every century, may mga bagong nangyayari. But then, the introduction of something new doesn't necessarily destroys or negates what is old. So meaning, similarly, na pag may mga bago, ang luma nananatili. So gets? So yun lang yung, kaya mas gagamitin natin yung the now instead of the new. Kasi in the real world, sa buhay natin, pag may bago naman, hindi naman nawawala yung luma, diba? So, ganun lang yun. So nananatili pa rin yung luma. Pero ayun, para din medyo mas sana tayo, feeling matalino tayo. So, if we put it in cultural terms, yung cultural eras sa humanity or sa civilization, so, kadalasan na-associate yan ang contemporary, supposed to be sa modern, pero dahil 2022 na, postmodern na. So, di mo na natin kailangan to memorize lahat, pero we just take into consideration na may term na modern when we talk about media, publishing, versus postmodern, which is mamaya makikita niyo yung difference. So, take note then na since we're also talking about photography came about in 1839. So, that's late modern period. So, industrial revolution siya. So, kaya yung dati na dinodrawing, pinipainting, ngayon, pinophotograph na lang. Kasi mechanical reproduction of images na, diba? So, that's what happened during the introduction of the photograph noong 1839. Something na dapat mo i-drawing, interpret, kailangan skilled ka para makapag-paint or drawing. Ngayon, picture mo na lang.
That's it. Mas maganda pa yung picture kaysa dun sa ano, diba? Mas maganda pa yung photograph kaysa dun sa painting. So, yeah. So take note of that lang. And we're not going to discuss postmodern comprehensively as well. Kasi if we, basically yung buong college life ko, we were talking about postmodern. So even now that I'm a teacher now, I'm still talking about postmodern. So we cannot talk about it exhaustively given over we only have around 25 minutes. But just remember now, when we talk about the contemporary, you guys, as Gen Zs, as far as I understand, ako millennial, kahit na millennial kami ni Sir Oliver, tas ikaw is kayo Gen Z, we're still within the postmodern age. So that's you, me, and us. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na the contemporary doesn't necessarily mean na when you introduce a new medium or a new media, the old dies off. It doesn't necessarily mean that way. It does somehow leads to the obsolescence. I mean, basically, pag nagiging obsolete yung existing na luma pag nag-introduce ng bago. Pero, in a way, hindi rin. Kasi, for example, ngayon, pag sa photography, ngayon, nauuso na naman yung film. Eh, sobrang advanced na ng digital. Bakit nabubuhay yung film kung naglulumography kayo, diba? So, anyway, ang clear example lang yan is, for example, if we situate it sa, sabi natin, year 2000 na lang. Sa year 2000, may TV na, pero may Bible pa rin. Eh, ang Bible, nung nagkaroon ng, mamaya, i-discuss din natin yun, may sample tayo, historical reference, na it happened in 1400s, di ba? 1500s. With the Gutenberg Bible, na pinublished, di ba? So, but then again, until now, in the year 2000, at least sabi natin 2010 na lang kunwari, 2010, may TV pa rin, di ba? So may TV pa rin kahit may Bible pa rin. So yun yung ibig sabihin ng coexistence in the now of the new and the old. So, let's do some parang mental exercise kasi I cannot ask you, and this is not my class, so it is just a lecture. So let's just do some exercises. So in October 13, 2022, which is tonight, 6:50 p.m., what exists in your contemporary, which is the now, your now, the now mo, your contemporary visual culture? So yun, so just think about it na in ngayon na October 13, 2022, 6:50 p.m., what exists in your contemporary visual culture? So that's basically everything that you can see. So again, yung sagot natin na everything, kailangan meron din yung qualifier na anything that we see. So important yan. Kasi pag sinabi mong everything, lahat yun, culture yun, pero hindi yun visual culture. So everything that you can see in October 13, 2022 na nag-exist, that is concerned of, for example, ano ba mga concerns ninyo? Siyempre, I mean, in our contemporary, in our world right now, siyempre, there exists politics, there exists economy, di ba? Art, relationships, kayo na ba? Or wala kayong label? Ganun, so, joke lang. Tapos, education, di ba? Ano bang status ng education ngayon and we're doing it? A hybrid. Self-identity, for example, if some of your classes would identify as, sabihin natin, LGBT. So sa Binil, we're open with that. Kung sabihin natin may student kami na LGBT, we're open kasi inclusive yung kultura sa kultura sa Binil. So yung concern, yung concept, even yung pagiging contemporary of self-identity, that's part of your contemporary, di ba? So how is the queer culture being expressed in visual language, di ba? So iba rin ng photography ng di ba? At saka ang art ng queer, di ba? So tapos aesthetics, what do you think is beautiful and what is not? Yung beautiful ba natin ngayon is same as the beautiful ng mga parents natin or yung beautiful ng mga great-grandparents natin? Diba may konti, well, actually hindi konti, talagang maraming difference na. And then preoccupations. So preoccupations meaning, well, I would assume since you're students, your preoccupation is basically to graduate, diba? To study, to learn, and to graduate. To prepare yourself na paglabas yun sa school, may mapapala ako sa buhay, may napala ako sa pag-aaral sa Lasal. And attitudes, for example, is your general attitude towards life is, are you pessimistic? And then how do you express that? How do you, pag nakakakita ka ng mga bagay sa paligid, nalulungkot ka ba o natutuwa ka? Tapos sabihin natin, nasa Maynila ka, pag nasa, ano ka ba, introvert ka ba? Pag introvert ka, kadalasan ang attitude mo,
introverted niya. So yung visual language mo is the visual language of the room kadalasan, diba? So you'd prefer to watch Netflix, to read, diba? To ano ba? To draw siguro, to paint, I don't know. Kaya yun niya, depende sa attitude niyo. Etcetera. As long as it's now and as long it's visual and it talks about how people live. So yun yung contemporary visual culture. Tapos siguro just a disclaimer lang na I'm using it liberally. Ibig sabihin nun, if I'm talking to, sabihin natin another professor or I'm talking to a philosopher, the visual, the contemporary visual culture definition would be a bit different. Ah. I'm just making it simple for us for the purpose of contextualizing yung discussion tonight. Okay? So yun. And then we talk about photography. So I'm doing na, dinedefine pa natin. Imagine nyo, pag-define pala natin, ilang minutes na yun, ang dami ko na nakain oras, di ba? Pero yung pag-define lang natin ng photography muna. So define, kasi basically, photography, visual culture, and publishing. Yan. So basically, pinaka-simple. Siyempre, pag pumasok ka sa class ko, since theory ako, mas maraming tayong pag-uusapan. Pero for the purpose of this class, or for this lecture, we talk about photography as a medium that records light bouncing off objects. Simply ganun, di ba? And then, what is important lang din is that it renders it two-dimensional. Kasi, it could be painting, it could be sculpture, kung hindi two-dimensional, di ba? It could be video, pero ang video kasi two-dimensional, pero iba rin yung may movement kasi siya, di ba? So, well, technically, depending nga. Basta, yun na muna. Gugulo yung usapan natin. Kasi may mga students kasi ako film language, ano, film students eh. So, I teach kasi arts management. Ah, yung class ko, arts management, ang mga estudyante ko, photography majors, film majors, tsaka arts majors. So, when they come into the class, I have to be inclusive of their specializations. Anyway, yun. So, yun nga. So, depending on the context also, photography can also mean that it is anything or activity that refers to the photographic medium as a substantial and material focus. Anong ibig sabihin lang? For example, ba sinabi natin na advertising. Pero yung advertising, yung advertisement is yung ad is largely photographic. So basically, picture ni Bea Alonso kunwari. Picture ni Bea Alonso. Pero yung background niya, sabihin natin digitally stylized province, kunwari ganun. Or sabi natin parang medyo medyo Picasso ko na lang. Picasso yung background niya. Or Van Gogh pala, sorry, Van Gogh, Starry Night yung background niya. So basically yung background niya basically is hindi siya photographic. Pero dahil si Bea Alonso yung mismong point ng story nung ad, sometimes we still call it photographic kasi substantially, it's photographic. We're talking about Bea Alonso, kahit na digital yung background. So, kaya minsan may ganun lang definition. Yun, madami ko sinabi. Pero for the purpose of our discussion, ito naman, diba, yung basic sa intro, sa photo? Ano introduction to photography nyo? Intro fee? Hindi. Araw, intro fee yata. Anyway. So basically, it's just, ayun. So, writing with light para pasimple natin. Tapos, kung gusto nyo mas malalim, enroll kayo sa kabila. So, okay. Yan. So, yun na. So, visual culture, photography, and then publishing. Imagine mo yung setup pa lang, ang dami na natin yung naubos ng oras, no? Yan. So, ito, this is, as I was informed by Sir Oli na this is your official definition in the class. So, of publishing. Pero to make it easier then to contextualize it, so it's basically publishing is an activity of making information, literature, music, software, and other content available for public use. Pero I will go back to the definition na binigay ni Sir Oli, so don't worry. Yan. So ngayon, yung general niya is to make information available to the public, di ba? So that could include music, kaya Spotify publishing house, publishing a business din yan. Sabi natin, EA Games, basically, they develop, diba? They publish games, video games. Pero, for now, we're talking about publishing photocentric. So, hindi kasama muna yung music, games, software, journals, whatever. So, yan. So, babalik tayo sa definition ni Sir Oli na binigay niya sa akin.
So ang important dito yung naka-bold. So using an architecture or technology, meaning platform or some form of progressive medium that facilitates visualization. So to simplify that, publishing entails structured visualization. So important yun, ha. So pag tinanong kay ni Sir Oli or sabihin dito sa class na to, ano natutunan nyo kay Tony? Basically, sir, publishing is structured visualization. So meaning then, pag na-meet ko kayo somewhere, na-meet ko kayo outside, tapos tinanong kayo, oh, nag-join ka ng talk ko? Sige, ano nga ang publishing? Sir, ano ibig sabihin? Structured visualization. Structured visualization. Pero ano ibig sabihin nun? So ano ibig sabihin nun? Structured visualization. Yan. So ngayon, para mas madali natin intindihin, let's put it in practical terms. Ano yung structured visualization? So now, papasok na rin tayo sa context ng old and new. So contemporary, di ba? Contemporary, which is the now, which includes the old and the new. So kung contemporary, we have your traditional and you have our new, pero we have our traditional. So ano mga distinguishing features ng traditional publishing? So basically, capital intensive. Kailangan may publishing house ka to publish. So kailangan mo ng pera, capital, structure, assets, di ba? People, resources, para makapag-publish before. Ngayon, hindi masyado na, di ba? Tapos, it requires high level of skill. Meaning, publishers before are professionals. They are skilled people. So, artisans, di ba? So, engineers, kung if you're operating a machine, a printing press, di ba? Or sabihin natin, digital press. So, highly skilled, ano siya, if whether you're a writer, diba? Even yung writing, it's a highly technical endeavor before, diba? So, even photography, ang photography before, you would, ang photography dati, para makapag-photograph ka using a daguerreotype, ang dami mong, ano, chechiburechong dala, yung chemicals dala mo, nakahiwalay sa metal plate mo, so yan. And then, ano pa ba yung mga features of traditional publishing? Basically, dati, pag sinabi natin na information, it usually refers to information which refers to society. So, politics yan. Ito ba yung mga books dati, yung mga old, di ba? Books about politics, social sciences, natural sciences. So, something to do with society. And also, ano ba ang first, di ba? Kaya nga natin na Gutenberg Bible kasi basically, dati, ang publishing is usually a tool of the church. So the entity or the institution that holds power and holds the information, kasi the priests were matatalino, di ba? They know philosophy, they know arts. So the way they convey images or the way they convey information is through publication of the Bible, di ba? So yan. Ano pa? When we talk about traditional publishing, it also talks about finite copy. So for example, ang Gutenberg Bible ngayon, parang kung di ako magkamali, parang 21 copies na lang, tama ba? In existence. So may rarity. So pag nag-run ka ng libro, usually nasa 500, 1,000, 2,000 pieces. So depende. Kung mas marami, kung 10,000 pieces, mas mura yung cost mo. Kaya nga babalik tayo dun sa capital intensive. So may economic aspect ang publishing. Meaning, when you talk about publishing, may economies of scale. So, pag mas marami kayo pa-publish na books, mas mababa yung cost mo. Diba? At mas malaking kikitain mo. So, kaya dati, hindi ka makakapag-publish kung hindi maramihan. So, mamaya, i-discuss naman natin yung what is contemporary naman. So, ngayon, pwede ka na mag-publish ng pa-isa-isa, pa-dalawa-dalawa, diba? So yan. And then yon. Materially, when we talk about traditional publishing, usually merong existence of a cover, and when you open it, merong spread. If you think about Instagram, there's no cover, there's no spread. It's basically just one singular upward movement, diba? Pero before, when for example, at least for me, na experience ko pa na. So for example, if traditional publishing,
This is a cover. Nakikita, tingnan nyo rin ako sa ano. Tingnan nyo lang. Look at me, look at me. So, tingnan nyo lang mabilis dun sa ano. Dun sa Zoom. So, if we talk about traditional publishing, which is usually the book, book form. So, you have your cover. And then, there is a spread. So, basically, physically, may merong pag binuksan mo siya, may spread, may gitna. Diba? Tapos, you flip. Basically, you flip through the pages. Sa digital, walang ganyan, basically, diba? So, mamaya may examples tayo. So, may existence of a cover and a spread. So, hindi ko na di-discuss din yung ano niya, marami pa siyang theory, pero basically, physically, when we read, we read, kami, yung mga batches namin ni Sir Oli, we read left to right, diba? Ngayon, kayo, up, down. So, tapos, reading distance. Basically, if you read ngayon, if you're holding your phone, basically, ganyan kalapit, diba? So, if you're looking at me, look at me dun sa ano lang, sa video. Ganyan kayo magbasa, ganyan kalapit. When we read a book, malayo, diba? So, may reading distance, may certain distance. At saka may skill. So, sa amin, ang book namin, yung laman nitong libro na to, kayang ipagkasyahin dito, diba? So, anyway, so yan. Then, material memory. So, one of the things that is important also to take note is that books, or at least traditional publishing, is material. Meaning, may nahawakan ka. Mayroon kang physical thing kang hinahawakan. Meron kang papel or whatever. Pwede rin naman metal, diba? Pwede rin glass. Diba? So, pero may material. So, meaning, kung halimbawa ako, writer ako, I wrote something sa book. If I die, my memories or my existence was transferred to something material, meaning a book. It's there, di ba? So ngayon, itong book na to, this is, kunwari, kung ito parang think about myself or bio, my autobiography, my memories, my existence gets transferred to the material book, di ba? Material published. So ngayon, pwede mo siyang exhibit sa archive, library, museum. Ang digital, hindi. Asan ang digital museum? Merong idea of a digital museum, pero technically, iba. Iba ang conception na ng digital library sa physical library. So yan. So hindi ko na siya papahabain. Pictures tayo. Bagay sa pictures. So basically, this is a photo of the Gutenberg Bible. So sobrang ano niya. Sobrang mahalaga siya sa history ng publishing because the Gutenberg Bible was the first book or major book kasi meron naman yata experiment kasi I read through the history. Meron naman yata, nag-test naman sila na gumamit ng movable type. Pero yung Bible, yung pinaka-major na major work na pinublish using movable type. So kaya siya important. And then again, ang ano niya, ang sponsor niya, syempre ang church, diba? So, yan. Tapos, alam na, just to also to train you, every time you use an image na hindi sa'yo, put credits. So even if it's coming from Wikipedia, just put credits, diba? So that gives respect to the photographer or the writer who made the work, diba? Yan. So for example, ito, the engraving was done in 1877. Pero it depicts something in 1400s, diba? So basically, yung mismong drawing or parang yung engraving ginawa siya 1877 pero yung press yung Gutenberg press it existed 1400s pa actually 1300s pala sorry. So para lang magkaroon lang kayo ng visual na itsura kung ano ang yan yung material traditional publishing yung history ng publishing yan ato Pilipinas tayo para naman mayroong para merong context sa Pilipinas. So ito yung pinaka-oldest printed book ng Pilipinas. Nice ba? So ayan, hindi nyo alam yun, no? So yun. Tapos, kung gusto nyo pa magbasa ng specifically sa publishing ng history ng publishing sa Philippines, there exists a book. So ano to, I think year 2000, Centennial Project sila. Gumawa sila ng history of publishing in the Philippines. So may book na yan. So by Dominador Buhain. So si Sir, and then Sir, kung ano, isang reference natin for the class. So we can use this. So nandyan yan from pre-colonial, colonial, American, up to
war, post-war, yan. So, however, nung ginawa tong book na to, so hindi to kasama dun sa book na yun. So mas recent to. Kaya contemporary, again. So when we structure our discussion, it's usually, ano yung latest? Kaya nga siya chismis, di ba? Ano? So best, ano bang latest, di ba? So yun yung joke. So basically, this is the first photo book. So this is the first photo book. Ano ibig sabihin nun? This is the first book, traditional book, na may photographs. So kung if you go back here, walang photograph yan. Dito sa book na to, since this was published in 1602, ito yung sa sinulat ng Jesuit. Wala pang photography niyan. Pero ang photography pumasok lang 1839, na imbento 1839. Tapos dumating sa Pilipinas ng 1841. Itong book na to, this is the first book na may photograph. So ngayon, makikita nyo na from dati, yung illustration on a book. Kasi basically, it's, mabalik tayo dun sa idea. So, structured visualization. Dati yung structured visualization is the text and a drawing or illustration or a painting or a drawing, diba? Ito, this is the first book na book with text pero that has a photograph. And that is very, parang, it changed the idea of publishing. Kasi ngayon, you have an image, a photograph that is closer to the real thing as compared to a drawing or a painting, diba? So this is a book by Felix Laureano, 1895. So, ano siya, pinublish siya sa Barcelona. So, Recuerdas de Filipinas. Tapos ito. So basically, yan sabi ko, ito yung spread. Ito yung spread. Ang mali lagi na ginagawa ng mga websites, ang ginagawa nila, kinukuha lang nila yung picture na isa, yung dun sa nasa kanan. Tapos ipapublish nila sa online. Nakakalimutan nila na when it was originally presented, it was a spread. So bakit important yun? Kasi yung structured visualization is this. So basically, your structured visualization is that you approach the published work initially with a photograph or kung prior to this is illustrations or engravings on wood. Pero since ano to, we're talking about the photo book na. The way visualization is structured is that you start with an image which is already full of meaning. Kasi it's so close to the real thing. And then that photo is substantiated or clarified by the text. Before, baliktad. Yung illustration is not real. It's a drawing or an engraving. So between the illustration and the text, halos magkapareho lang yung level of truthfulness nila. Nung clarity nila, almost pareho lang sila. Pero now, with the invention of photography, kahit na hindi mo nabasahin yung libro, kahit hindi mo nabasahin yung text, the photo itself is so powerful, is so full of meaning, so full of the world, of reality, na just in case na hindi mo basahin yung libro, for example, kayo, tamad kayo magbasa, I would assume, the joke lang. So, stereotype, no? Pero ibig sabihin ko, kung halimbawa kayo, titingin kayo sa libro, malamang ang una niyong titingnan is yung picture lang, di ba? Kasi it's enough information na parang I can already infer, I can already conclude, I can hypothesize, even without you reading the text. Before, hindi. You have to read the text. You have to read the text kahit na may illustration. So ngayon, the visualization, nagkaroon ng direction. Dati, equal lang ang drawing at saka ano, di ba? Equal ang drawing at saka yung text. Ngayon, you have the photograph. Na biglang siya yung pinaka master of the spread. And then from the photo, you move on to the text, diba? So kaya yun yung unique relationship ng photography, publishing and visual culture. Ngayon may direction ngayon yung pagbasa mo. I mean, syempre you're reading left to right, pero ibig sabihin ko the meaning, the movement of meaning, photo to text, diba? Pero pwede ka naman bumalik ulit. Kasi basically, ano naman, circular naman siya, diba?
So, yan, okay ah. So, ito example pa. Oh, sige. Context, Philippine din ah, Philippine. Pero baka sinasabi na Chicago Daily Tribune. Chicago Daily Tribune, meaning it's a newspaper in the States. Pero why are they so concerned of Corregidor? Because during that time, the Philippines was a colony of the US, di ba? So ngayon, yung conception of publishing, ang society ng Philippines natin, sobrang laki dahil yung value natin as a country, we're a colony. So ang value ng Philippines before, sa mata ng mundo, we're important, the Philippines is important because we are a colony. So as a nation, the Philippines doesn't matter. Matatanggap nyo ba yun ngayon na Pilipino kayo na in 2022 pag sinabi sa inyo, ang Pilipinas wala namang kwentang bansa yan eh. Kaya lang naman siya may value kasi colony siya ng una, Kastila, at saka sumunod ng Amerika. So ngayon, yung value ng Pilipinas during that time is our importance to the other countries, to the colonists, to the imperial, or naman, masyado na yung political, to our colonial masters. So ang value natin, we're just looked upon as Indio. Kaya nga Indio, di ba? Indio tingin sa atin, di ba? Pero nung nag-fall yung Corregidor, the news is important not just for the Philippines but for the US because nga, sila yung ano natin, colonists natin, di ba? So ironically, sa Philippines naman, ito naman, tingnan nyo ha, same headline. So yun yung term, di ba? Headline. The headline, same headline. Corregidor falls, Corregidor falls. This time, the newspaper, since 1942 ba? 1942. So since 1942, since we're colony, dyaryo na. Dyaryo na yung publishing natin. May publishing na ng dyaryo. Obviously, di ba? So ngayon, yung meron na tayong newspaper sa Pilipinas. So basically, matagal naman na tayo may newspaper na. Pero ang lumalabas ngayon is that yung worth natin, ngayon you have to, so ang importance nito, bakit ko pala sinabi to, kinakain ko ng daming oras. Ang point nitong slide na to is that yung self-worth, yung communication, yung visual strategies, yung visual meaning, yung visual culture, yung identity ng Pilipinas, laging entangled siya dun sa konsepto na we are a colony. Kaya nga ang term dun sa history natin na yun is colonial. American colonial history. So pag babalikan niyo yung social science, so yung soksay book ninyo, ang tawag dun sa panahon na yun is your American colonial history or colonial era. So yung meaning nun, yung visual culture at that time is not just the Philippines but also America. So may ganung laro. And then in this case, same headline, different countries, one event. Diba? So, okay. So, clear, ah. Okay. O, yan. So, kung mayroong mga ano sa inyo, progresibo, never again, never forget, diba? Yan, never again, never forget. So, ito yung newspaper na nilabas. Parang 2 days after yata. O, kasi 24 eh. September 24 to. Nag-declare kasi ng September 21, kung di ako magkamalik, diba? Actually, September 18 yata. Tapos nag-announce lang ng September 21. Anyway, so yun. So anyway, kaya important to kasi sa history ng publishing, nakikita niyo yung importance ng publishing sa Pilipinas. Kung binigyan ko kayo, sabihin natin ng ordinary cover ng Philippine Daily Inquirer, sabihin nyo, okay, so what, diba? Publishing, okay, good, okay, yes sir. Pero pag nakita niyo to, ngayon nagkakaroon ng context ang publishing sa history natin. So so ngayon yung publishing na yan, nararamdaman niyo siguro, sana naman, nararamdaman niyo na yung importance of publishing because it talks about society. Sabi nga natin kanina, traditional publishing is usually concerned about what is happening in society. Diba? So, let's read through. Hindi natin babasahin na, pero just to show you yung visual structure, structured visualization. So you have your headline, FM declares martial law. Okay, clear? Pero where does it go? It goes down to where? It goes down to the photo. So ngayon ang newspaper, may konting laro ng konti na hindi kagad photo. Headline muna. Ang difference ng book sa newspaper is ang newspaper may headline.
So textual, may I mean text, as in words. Kaya, diba, big bold letters, FM declares martial law. So yun ang primary message mo. And then secondary lang, supporting role ang photography. Pero after nyan, where does it go? So yung mata mo bababa, pupunta doon sa... So babalik tayo. So FM declares martial law. So bisibihin mo parang, gera na or civil war or whatever, nagkakagulo na. But then again, anong sabi ng front page? FM declares martial law. However, nation is calm. Business and life goes on normally. Do you see yung conception ng newspaper as compared to the way we read it in books or history books? Diba? Sabi natin, September 21, diba? September 21, 1972, parang, ano yan? Day of Terror. Diba? Sinukol ang freedom natin. Bakit yung newspaper, parang sobrang chill lang. Ayun yung kung gagamitin kayo yung term niyo. Bakit chill? Bakit chill-chill lang yung newspaper? Eh, di ba malaking bagay yun, declaration of martial law? So, yun na. So, yung flow na yun, yung structured visual, yung visual structure. So, you have your headline, bumaba siya. Actually, meron pa kayong makakita dito eh. The national situation in brief. Basically, FM declares martial law. Tapos may text, the national situation in brief. Tapos explain niya kung ano ba yung nangyayari. Kasi syempre, yung pag sinabi martial law, nakakatakot. Ang ginagawa ng newspaper, hindi, easy ka lang. Huwag kang mag-alala. Tapos in-explain niya, kasi ganito lang yan. Chill lang tayo. Tapos pagbaba mo sa kanya, yung next story niya, nation is calm. Business and life goes on normally. So chill lang kayo guys, chill lang. Okay, di ba? And then what next? What happens next after? So either you go down or after this, you go to the photo and then where does it go, lead you to? So next yung story niya is, FM declares martial law, but civilian government still functions. No military takeover. Pwede ba yun? Guys, naiintindihan nyo ba yun? Paano ka nagkaroon ng martial law na walang military takeover? Nagigets nyo ba yun? Parang imagine parang kakaiba tong newspaper na to. But parang sobrang chill niya. Ba't siya sobrang chill? So, yun. So, napansin nyo na. So, yun. From FM, there's photo. Pumunta sa but civilian government still function. So, parang tinatry niyang mag-relax lang kayo, kayong kabahan. Diba? Tapos, pababa mo pa, nakasulat, ang reason kung bakit walang, ay sorry. So, ano pa? So, parang but civilian government, pagbaba niya, the reason na, parang sinasabi niya, the reason na nag-declare ng martial law because to save the republic and form a new society. So, parang ibig sabihin niyan, una, chill lang kayo. Huwag kayong maglala. And pangalawa, the reason naman na nag-declare ako ng martial law kasi, what? Kasi, we want to save the republic. Save from who? Diba? Yung, sabi, diba, yung mga, iba sinasabi na, kasi ang daming NP, komunista na during that time, diba? So, ngayon, sa newspaper, parang totoo nga, diba? I mean, this was published during that time, diba? Parang 4 days or 2-3 days after. And then after that, pumunta siya, bumalik ka pa rin sa dulo. Ano yung pinaka-last story niya lagi? Nation is calm. So, chill lang. Chill lang kayo guys. Chill. So, nation is calm. Business life is normal. It's working normally. So, again. So, if you read the photograph, gamit na gamit yung photograph na yan kasi pinalabas na yan sa TV. Pag naalala mo yung picture na yan, parang, ano yun? Parang bad day yun. Diba? It's a bad day. Pero when you're reading this newspaper on that, parang 3 days after martial law, but parang chill lang, sobrang chill. And it's using the same photograph. Diba? So ngayon, ito yung background kasi niyan. So itong newspaper na to, this was published obviously by the Philippine Sunday Express. Ano yung nababasa natin sa history books? Basically, when martial law was declared, lahat ng newspapers sinara. So ngayon, sabi sa history books, lahat ng newspapers sinara. Tapos, ikaw ngayon kayo guys, na nabasa niyo yung history na yun, na narinig niyo sa Rappler, whatever, tinitingnan niyo sa slide ni Antonni Cuesta, may nakabukas na newspaper. Kala ko ba sinara lahat? Bakit naiwan to? Or bakit may newspaper? Kala ko ba sinara lahat ng news outlet? Ngayon, malalaman natin na si Philippine Sunday Express pala
sinara siya kasabay ng lahat ng newspaper. Pero after nun, binuksan siya ulit. So ngayon, sa lahat ng newspaper, siya lang yung binuksan ulit. Lahat sarado pa rin. At bakit? So si Philippine Sunday Express or si Philippine Daily Express, kasi Sunday kaya siya pinapalitan nila dati, style nila yon. Yung Philippine Sunday Express, kaya siya bukas kasi ano siya, para siyang mouthpiece ng Marcos government. So sa lahat ng sinarang newspaper, siya lang yung sinara at binuksan. At itong sila, yung mga may-ari ng newspaper na to, sila pa rin yung may... Wala nang Sunday Express, pero may hawak pa rin sila mga newspapers ngayon. So, imagine niyo ah, after 50 years, nasa pwesto pa rin sila. So, what does it say, di ba? So, anyway. So, yun. So, i-highlight ko lang again, yan, di ba? So, yung visual, yung structured visualization, the newspaper as a published tool, nakita niyo yung laro, yung history, yung context, yung messaging. Ngayon, ngayon mas na-appreciate mo talaga na totoo pala yung history books kasi sinara lahat eh. And then now, that supposed to be yung initial feeling nyo na tinister mo kami, Sir Tony, kasi may newspaper, hindi pala bukas lahat. Diba? So, sabihin na, ito lang naiwan. Kaya may ganyang newspaper. Kasi siya, mouthpiece, propaganda newspaper siya ni Marcos. So, and then makikita natin sa story, sa headline, diba? But civilian governments and functions, so discuss na natin to. So basically, pacifist siya. Kung I think nag-philosophy naman kayo, nag-social sciences na kayo. So pacifist yung style ng publishing na to. So what does it also say? That photography, media, publishing are what? They are controlled institutions. So aside from the money, the resources that goes into it, there's actually ideology. Meaning, merong talagang namumutawi, malalim talaga lang, may namumutawing ideolohiya kung may-ari ka ng newspaper. Pwede kang leftist, pwede kang rightist. Diba? So kaya yung sinasabi minsan ng mga trolls na kontrolado kasi biased. In a way, totoo yun. Kasi nung panahon ng 70s, yung Philippine Sunday Express, biased siya kay Marcos. Diba? So totoo yun, in a way. So, okay? Ito, ano naman, sa less political. So this is a book I made. So this is a book project that I made with Art Posisya. So ano to, libro to, a hardbound book. Para din magkaroon kayong idea yung process. Ito naman, process of traditional publishing. So basically, one component of a book project, iniisip niyo photograph at saka text, diba, manuscript. Pero in a way, mas komplikado pa 'yon. When you talk about a book project, you talk about project management. So kayo, kung art student kayo, inisip nyo photograph writing. Pero to be honest, sa class nyo kay Sir Oli, dapat matuto kayong mag-project management. So isipin nyo, pang ano na lang yan, pang mga business majors na lang na sila yung gagawa ng media. Eh wala na nga, bihira na nga traditional media ngayon eh. Diba? So dapat, on your own, dapat meron kayong konsepto of how to manage your time, which is ako, I'm super, super, super excess na ako sa time ko, pero I think nag-enjoy naman kayo, sir, pasensya na. So yun, so dapat matuto kayo mag-project management. Kasi sa project management, isa-isahin niyo yan, sino ang project head, kung sino photographer, sino writer, sino editor niyo, sino publisher ninyo, papa-approve niyo yan sa, basta marami kayo papa-approve. So marami bagay. To give you an idea yan, sa paggawa ng libro, this project took us, so initial talks, kinuha nila ako as the designer. October 2000, uusap na kami. October 2007. Pero na-confirm lang yun, April 2008. So, tagal lang nangyari, diba? And then, nung nag-start na kami ng production ng April 2008, nag-launch kami ng book November 28, 2008. So, April, May, June, July, August, September, October, November. So, that's 7 months. So, production phase. Itong October 2007, ito yung pre-production phase. Okay. Pero yun nga, so in-highlight ko lang to na kasi kadalasan pag you think about publishing, it's writing, 'di ba? It's shooting photographs, but then again, hindi. O sige, punta naman tayo sa manuscript. Pag sinabi manuscript, basically it's your naked text. Basically tinype yan ng writer, kaya siya manuscript kasi parang wala siyang hindi siya
in-edit yung font or whatever, di ba? Siya nakatin ang ilong ko dahil dun sa balbas ko. Sorry. So, yun. So, nung when I received the manuscripts, it came in the form of 15 long articles or 15 long paragraph, 15 long documents. So, ngayon, yun yung isa kong bagay na kailangan ko i-organize, di ba? And then, aside from that, imagine yung gano'ng karaming photographs yung kailangan kong i-edit, piliin, ganyan, di ba? So, yun. So, basically, the text. So, basically, project management, text slash manuscript, and then the photographs. Kadalasan, ito yung three main things that you have to consider in the traditional publishing. Yan. So, from that kalat, now this is how the inside pages look like. Yan. So, mas malinis, mas organized, may processes. So, mapapansin nyo dito, ganun din, similar sa normal na photo book, you have your image here, and then you move right, di ba? Tapos you have your text. Dito naman, ang style naman dito, again, ito yung spread. This doesn't happen in online kasi wala namang spread sa online publishing. In this case, itong spread na to, basically may photograph ka nung gumagawa nung pambalot sa ano yun, pambalot sa candy. Sa yema, kung di ako magkamali. So meron kang photograph of the person and yung story niya. But then again, you want to highlight visually the intricacy of that pabalot. So ngayon, you dedicate a huge part of your spread towards showing the intricacy, the beauty, the ano 'di ba? Yung ano parang artistic yung entailments of that pabalot. Imagine yung pabalot lang itatapon lang yan, pero imagine mo yung craftsmanship na ginawa nila. So kaya siya hinighlight. Maliban pa doon, since you're talking about food, may process sa paggawa. So in this case, tingnan nyo. So itong spread naman na to, it was dedicated to a process. So you have yung visual structure, basically, ano yung spread, what is the spread about? The spread is about the process of this, yung pagbabalot naman ng ano. Ito parang traditional baunan yan. Traditional baunan gamit yung balat ng yung sa ano, sa coconut. Natama ba? Kalimutan ko na tagal. Kasi 2007, 2008 pa to eh. So para mangyari, pag binalot-balot siya, yung kamatis at saka yung itlog, para siyang disabit. So ngayon, pwede mo na siyang dalhin sa trabaho. So imagine mo yung craftsmanship of the local tradition ng food. So ang galing niya. So kaya maganda siyang book. Pero nakita niyo yung difference, ha? So ngayon, basically parang ito yung headline ninyo, headline. This is your parang feature, 'di ba? And then you have your process. 'Di ba sa film ninyo, film classes ninyo, meron din ganun, 'di ba? The process, 'di ba? Merong exposition. Tapos merong ano yung montage, 'di ba? 'Di ba yung sa montage? Diba? Parang ganun din siya, ganun din yung language niya. Okay. So yan, so para din alam niyo na ako talaga yan. So that's me. So Antonni Cuesta. So it was published in 2008, pero meron din tumulong sa akin na hindi lang siya na-credit. Pero nung final publish na siya, yun. So na-credit naman siya si Katrina Garcia. So tinulungan niya ako. Tapos yan. So pakita ko lang sa inyo yung inside pages, ha, mabilis lang. Mabilis lang, kinain ko na yung oras. Hindi na ako pagtukan ni Sir. Sabi ko 30 minutes na, nakaka 1 hour ka na. Ito. Ilang inanda ako na 'yun. Kunwari pa kayo, enjoy naman kayo. Ito. So are you guys following so far naman, no? So I'm not naman daldalan ng daldal. Ah, nice ba? No, we're following. Sir, sobrang na ako. Sabi, Q&A na dapat yan eh. Ano na? Digital na ba? Hindi, ang ganda. After nito, digital na. Yan. So basically, this is the inside pages. Yung cover pinalitan pa to, hindi pa ito yung final. Kaya siya, gets yung ano yung joke doon, yung showcase of yung pag diba pag nag-edit kaya sa print pro ninyo or whatever. So final tapos meron pa lang final kasi lagi pang ini-edit.
So hindi pa yung final, ito pa yung, hindi pa ito yung final cover, pero basically this is how it looks like. So mapapansin niyo, yun, basically hindi siya, you don't look at images na parang one image lang. It's usually associate it transgresses. Ano ba ang mas better term? It transgresses the yung middle part, 'di ba? Since it's a spread, merong may guhit sa gitna, merong may physical division sa gitna. Pero when you lay out, you have to take that into consideration. So in this case, yan. So basically, that's the inside page. You have your table of contents. Na wala, ang table of contents, wala na to kadalasan sa traditional, diba? And then you have your intro, yan. So basically, yan ang laman niya. And then, yung chapter. You have to break, diba, may chapter breaks yan. Tapos yan yung itsura niya. So basically, if your image, kala mo dali lang, pero ang hirap niyan, promise guys. Sobrang ano. Ilang pages yan, Tony? Ganda. Nice ba, sir? Oh. When did you finish this one? 2008, November. Yeah, the design is very contemporary, nice. Yeah, ito yung problem. Was that giving them idea that a thesis for commerce can be a book like this. Diba? Ano yan? Published by Artpost Asia. So medyo sinerte ako. Big time yung publisher ko. Pero hindi naman kasi ako. Designer lang ako. Yung writer, yung mayaman. So marami siyang connections. So tapos yung photographs hindi rin akin. Yung photographs is dun sa anak niya. Meron akong mga shots pero hindi na namin credited kasi parang supplementary lang naman. May tinatawag kasi sa photography, sa publishing na main artworks, parang tama ba? Main graphics, tapos supporting graphics. So, yan. So, for example, itong spread na to, so basically yung visual structure. Ah. So, if you go back to the visual structure, hindi yung tipong salpak ka lang ng image, ganun. Magkaiba yung visual structure of a process as compared to a story about the place kung saan ginagawa yung ano, yung sundot kulangot. It's called sundot kulangot, diba? So yung sundot kulangot. So, saan siya galing? I mean, magtataka. Paano umabot siya yung process na yan? Ah, ganyan pala yung galing niya sa bunga na yan, sa Bitaog 3. Tapos from there, so instead of just talking about the food or the delicacy, you're talking about the place, the people, diba? The visual culture of that area, diba? And then you photograph it para part of the story, diba? Part of the story. And then mapapansin nyo, ah, yung structure din yan, meron kang main text, meron kang images, pero meron ka rin captions. The captions are important kasi it directs you to tell also systematically, tell the reader na, okay, this photo is about what? A fisherman and their families resting in the ganyan-ganyan, diba? So may mga ganun. Tapos yan. So ito naman, ang visual structure nito, this is the process. It's a process story. This is a process story. Ito is a people story. Diba? And then this is basically outcome story. So from the processes, ito na yung, ito parang tumalon. From this is the original, ito yung kinalabas. Ito yung big kulangot. parang, kasi ito kasi maliit siya, diba? So ito yung big kulangot. Pero ganun din yung process. Kaya wala na rin siyang middle process. Kasi same lang naman, pero dahil malaki siya, tumalon ka na lang. You don't have to repeat yung process na to. Just jump na lang, diba? So para, actually, kung since nag-intro, hindi, intro fee pala, tama, sa film. Tama, diba? So basically, parang ganun, may ganun siyang laro, para siyang montage, diba? So nag-jump ka from one cut to another. So yung transitions, diba? May mga transitions sa film, ganun siya. Tapos yan. So, story of the place, story of the food. Kaya nga at the end, ang visual message nito. Yun. So from the visual structure, from the arrangement of the text, images, layout. In the end, ang pinaka-point ng visual structure na to, kasi at the end, anong point mo? Why are you doing this? Diba? What's the book about? What's the point? So ang point nito is that when you talk about Filipino food, you talk about Filipino culture. And you talk about the Filipino person, the Filipino communities, diba? The Filipino values, the Filipino craftsmanship. So imagine nyo, we're talking about food, pero dahil we have a visual structure through publishing, through photography, we are able to come up with
parang a national identity, and we're just talking about food. How do you make that jump? So now it's your role as the publisher or the editor. Well, kasi ang publishing naman is maramihan kayo eh. It's a team naman. So ang goal nyo as a team is basically how do you go from one point of the message to the other. So yun yan. So yan. So basically yan, iba pa dyan yung mga artisan na ano dyan, nagkakamatayan na kasi ayaw ng mga next generation. So may story of loss din. So yung story of the loss kasi parang may craftsmanship. Pero yung mga susunod na generation, meron naman baonan eh. Meron naman plastic baonan. Bakit ko pa gagawin yan? Sayang sa oras, di ba? So ngayon may feeling of loss din. So part of the story is the feeling of loss. That a tradition is dying even if it's so beautiful because it's not practical. So basically, you're trading off practicality versus artistry. And it's sad, di ba? So that's part of the story. Nice ba? Dalim naman ang tinuturo ni sir. Gusto ko ito. Yan. So yan yung pastillas de leche. Imagine mo ha, itatapon lang yan. Itatapon lang yan, pero imagine mo yung craftsmanship niya, no? Tingnan mo, nakita niyo yung ano, yung saya, yung story ng bahay kubo, ng flowers, ng sampagita. Actually, that's sampagita. May pangalan na San Miguel Bulacan. Tapos yan, itatapon lang yan. Imagine mo kung gaano ka ano siya, diba? So it's a nice project din. So pero yun nga, I don't claim it as ano, si ano, yung Katrina Garcia. Ano, na-credit naman siya kasi laki ng tinulong niya lang sa akin sa bandang dulo. So kasi minsan nung bandang dulo medyo ano rin, I also reached a difficult point. Anyway, so yan, tapos na. Okay, change screen, nakapos na ng change screen. Ah, ayun. So ito ano na, iskipan ko na lang, pero ang idea lang dito is yun. So part of the ano rin, part of the layout din sa visual structure sa publishing, meron din yung mga smaller like newsletters, invites. In a way, we can consider that as publishing as well. So ito, these are invites for an exhibit. So I also did, so my client was Silver Lens Gallery, di ba? So yeah, medyo ano siya, mas simple siya. Mas simple. Okay, sabi ni Sir Oli, yes, sa wakas, nakapag-discuss na rin ako. Konti na lang, Tony, kaya mo na yan. Yeah. So we're talking about na contemporary. So ano yung mga critical features of contemporary publishing? Ito yung important to kasi before, again ha, when we talk about yung, for example, yung libro na lang namin, you're talking about food. But then suddenly, it takes on a social, cultural, communal, societal meaning because ganun ang nature ng food. Diba? So merong aspects or merong elements of community or nationality or culture. However, for contemporary publishing, minsan ang nagiging focus is not the society, it's just the person, the you. It's the you. It's you. Mamaya may obvious na. Actually, ngayon alam niyo na naman yung mga examples of that, diba? Pero sige. Tapos maliban pa doon, kanina yung traditional is that kanina capital intensive, ang laki ng team, 'di ba? Kailangan meron kang economies of scale, kailangan mag-print ka ng minimum 2,000 or 5,000 pieces bago kayo makapag-imprinta. Ngayon, pwede ka nang on your own, mag-isa ka lang, pwede ikaw photographer, writer, publisher, 'di ba? Kaya mo na ngayon gawin 'yon. Tapos maliban pa doon, may publish on demand. So kaya mo mag-digital run ng 5 pieces. Imagine mo 5 pieces. Dati requirement mo 5,000, ngayon 5 pieces lang requirement mo. Parang imagine niyo kung gaano yung scale, yung changes ng scales of publishing, nagbago, ang laki ng pagbabago. So pwede ka ngayon mag-publish on demand pag digital printers na. Pwede kang mag-run ng 5 pieces, 10 pieces. Dati requirement ninyo 5,000, 2,000 pieces, di ba? Tapos yan. So maliban pa doon, ano yung hypertextuality and the dashboard? Kasi nagkaroon na ng web or online publishing. So ano yung sabihin nun? Kasi yung hypertext, di ba nagkaroon naman kayo ng discussion about online publishing din, di ba? Pag sinabing HTTP, di ba? Hypertext protocol. So basically yan lang yan. Pag sinabing hypertext, yung chismis note nito is hypertext, basically yung sabihin clickable. Yun na lang isipin nyo. Clickable. Huwag na tayo pumunta sa theory nun. Maraming theory yung hypertextuality. Pero ang madaling sabi, clickable siya. So kung nakita ka ng image or nakita ka ng text, nakita ka ng link, click mo, dadaling ka sa isang page. So yun yung tag na hypertextuality.
Tapos yun. Yung next is the primacy of the feed. Dati, sa newspaper, sa book, wala namang feed. Ano, asan ang feed mo doon? Sige, explain sa akin kung may feed. Ito mo, wala. Pero ngayon, with online publishing, may feed na. Tapos maliban pa doon, ngayon may feedback. Dati, magbabasa ako ng libro na to, sabihin natin, sabihin ko, ini-steer mo naman ako, Tony, sa sinulat mo. Di naman totoo yan eh. Diba? So, paano ka mag-comment sa libro? Diba? Para tatawanan ka ng mga tao sa paligid mo. Kausap mo yung libro. Pero ngayon, you can easily comment. You can like. Kasi kahit na hindi ka mag-comment, kahit na mag-like ka na lang. Diba? So, may feed. Tapos may feedback. Pwede kong gawin yung ano to eh. Scholarly work ko eh. Tapos next is yung the vertical content. Dati, pag nagbasa tayo, left to right. Pero ngayon, it's scroll. Basically, scroll up and down, diba? So, it's the vertical content. Tapos, merong pang application yan. May mga news websites na may tinatawag silang infinite scroll. Yung infinite scroll, yung tipong parang, tapos na yung article. Bakit di pa rin ako tapos na sa binabasa? Kasi, ginagawa nila, yung dalawang articles, may isang paragraph. Imagine mo, ang galing talaga ng web publishing. Ng ano, ng mga contemporary publishing. Ang ginagawa nila, yung isang paragraph, so sabihin natin, dalawang articles yun, may isang paragraph na i-overlap nila. So, same words, same ideas. Ngayon, ang mangyayari, pag binasa mo yun, supposed to be ending na siya, pero nangyayari, dahil sa paragraph na yun, nagsisimula siya ng panibagong topic na nag-transition ka to another topic na hindi mo malang namalayan. Well, wala akong example kasi mahabang usapan yan. Anyway, so yun. Tapos, another thing na wala din sa traditional, walang social card. Basically, wala kang meme. Ano yung meme mo, diba? So, pwede ngayon pwede kang mag-publish ng meme. Dati, wala namang meme. Ano yung meme? At saka walang social cards. Tapos ngayon, isa pa. Yung ito, pag sinabi itong publish na ito, pag pinublish mo ang isang libro, ang tagal ng preparation niya, diba? Ang tagal ng preparation niya. Sa amin, diba? 1 year. Ngayon, pwede kang mag-live publish. Mag-Instagram live ka. That's basically you publishing something. Mag-Instagram live ka. Tama ba Instagram live? Ah, Facebook live. Facebook live. Pag nag-Facebook live ka, basically, under-rehearsed, wala kang script, pero you're live. You're publishing something. And it's unprepared, diba? So, that's the live. Siyempre, meron din naman live publish na prepared. Like, for example, sa amin, sa Canon. When we do a live broadcast, siyempre, meron kaming script on the background, diba? Pero more or less, yung concept of the live, from preparation to live, mabilis kumpara sa libro na buwan ng ginagawa. And then another difference, ngayon, part of the publishing language, any contemporary publishing language, there is a discussion of you selling something. So merch, di ba yung usapan ninyo, selling merch. O kung sabihin natin, pag pumunta ka sa Lazada, that's still publishing. I mean, contemporary publishing. Kaya pa nakita niyo yung mga pages ng Lazada, kami halimbawa, nagpo-partner kami sa Lazada, merong content silang i-request sa amin para pasok dun sa visual structure ng Lazada. So meron kaming text, product description, may images, may video. Similarly, ganun din siya. And then lastly, may AR na, may VR na. So yung photography at saka yung visual structure, nagbabago na rin. So instead of you looking at it two-dimensional, there's already the 3D component, supposedly. Parang may music, may sound, may video, may augmented reality, may virtual reality. Interactive na siya. So, yan. Pero hindi ko nga madi-discuss naman lahat yun. So, balik tayo sa question na, what exists in your contemporary visual culture? Ayan. So, big example, ito yung isa sa mga major changes. Isa sa mga major changes of contemporary visual publishing. So dati, when we think of a page, it's usually horizontal landscape. With YouTube, TikTok, your Facebook, your Instagram, it becomes vertical na. So ngayon, actually may mga studies na pinapakita na yung rule of thirds, iba na ngayon, hindi na siya nag-a-apply. Kasi ang rule of thirds, actually it works if it's horizontal. Pag vertical na, nag-iiba na yung rules, basically. And maliban pa doon, data, So yun. So bakit niyo tatanong, bakit alam ko to? Kasi nga syempre galing ako sa Canon, 'di ba? So yung market research, ayan kita niyo ha, publishing. Pero ngayon, sir, bakit kailangan namin yung market research? Kasi you have to know your audience. So when you publish something,
you just, it's not a diary, guys. I mean, it depends. Kasi meron din publishing, yung publishing the self. Isip mo yon, expression mo yon, identity mo yon, self mo yon. Pero for me, for example, if I publish, I'm publishing for Photography Chismis PH, and I'm also before publishing for Canon, I have to be aware of my audience. Sino ba magbabasa? Sino magkoconsume ng information na binabato ko? Baka naman gumagawa ka ng material, wala naman magbabasa, wala naman titingin, diba? Baka may ma-offend pa, diba? You have to be aware kung sino yung audience mo. And that is contemporary as well. Before, when authors write their stories, they want to tell a story based on the narrative merits. Ngayon, what happens is that when you write something, you have to be aware na baka mamaya makancel ako nito kasi may sinabi ako na Ferdinand Marcos helped build Philippine culture in the 70s. Sabi nila, anday, cancel natin si Tony kasi, diba, parang pro-Marcos siya. Kasi sabi ko lang, may contribution si Marcos sa culture, which is totoo. Wala tayong magagawa doon. Accept it or not, it's true. I mean, you have your CCP, diba? Hello. Pero it doesn't take away naman din yung atrocities na nangyari. So you have to be aware of that. You're college educated people, okay? You have to be judicious at saka thinking naman kayo, thinking people. So yeah, for example, ano yung contemporary visual culture ninyo na vertical? For example, fitness. So vertical. When you do your shopping, it's vertical. Ngayon meron na mga films. Mapapansin niyo to? Meron na sa US na when they show films, it's vertical film. So yung theater, may mga tao nanonood, pag nanood na sila, patayo yung pelikula. So imagine mo, medyo parang ang weird manood ng pelikula na katayo, patayo. So anong story nun? Actually, kung gusto niyo gawin yung thesis yun, I mean, feeling ko ang galing nun pag nakagawa kayo ng thesis na vertical video. Kasi parang yung thesis na film na parang vertical video, paano yung cuts? Paano yung montage? Diba? I mean, magbabago siya eh. Tapos maliban dyan, syempre, you have your ASMR, your dance challenges, for the boys, yung mga mahilig man tumingin sa mga, mga girls, diba? At saka yung sa mga girls, hilig din tumingin sa boys, o parang patas lang, ha? O sabihin nyo, showbiz ako. Ganon din naman mo ba eh. Anyway, so yun. So, sa music din, even music, ha? Imagine naman, music was supposed to be auditory. So, basically, you listen to music, diba? You absorb it. Yung sensory perception is you listen to it. Pero ngayon, even Spotify have Spotify motion covers. Basically, video siya. Pag nakinig ka kay din ba to, Taylor Swift, for example. Dun sa video, dun sa album niya, mayroong motion cover na, which is a video of the MTV, diba? Of the music video. So yun, you have to be aware of that because that is your contemporary visual culture na most of you uses the mobile phone. I think most of you nga, you're watching this, baka nga mobile phone din. Diba? So, hindi sa laptop. Ayan. So kanina yung sabi ko sa inyo, bakit alam mo yung mga marketing stuff? Kasi nga, yun yung importance sa contemporary. Ayun, yung mga contemporary things na yun, we are aware. Kaya minsan, we have to tell sellers na parang you have to know yung visual structure of the Lazada, yung purpose. Kaya minsan, we conduct photography clinics for sellers. So yun. Anyway. So yun. So anong point lang nun? Bakit may slide na yun? Ang point lang nito, contemporary again, sa contemporary visual culture. Basically, consumers are looking for visuals to help them decide. Decide to buy or not to buy. To support a politician or not, to be proud of being a Filipino or not. People don't read. I mean, people still read, pero as compared to your generation, you're visual people, diba? So even if you think about nationality, you don't read about nationality. You look at a picture, diba? So iba na yung meaning, iba na yung ano niyo, conceptions niyo, paano iba na yung takbo ng utak niyo. Maliban pa doon, we said a while ago na ang contemporary publishing is intertextual, basically clickable. So mayroong term sa marketing na path to purchase. Dati diretso lang 'yan. Ngayon ang path to purchase, ano na, merong online, merong store, kaya may dito na brick and mortar. And this is publishing pa rin, ha? Guys, this is still publishing because basically you're transmitting information to the public. Pero ang aim lang is different because the aim is to sell, diba? The aim is to sell.
And kung if you decide, for example, for you guys, you decide na ayoko maging artsy sir, gusto kong mag-work sa ano, sa Lazada or sa Shopee. Oh, malamang sabihin niyo, wag Shopee. Baka gumano naman kayo. So, sabihin natin Lazada, sabihin natin, or sa whatever, online app, sa startup. You have to be aware of that, that you are still publishing information to the public. Kaya, that's the reason. So, yung kanina, sa books, may tinatawag na grid system. Sa contemporary publishing, meron pa rin naman sort of grid system, pero medyo iba na siya. Iba na siya. So, limawa ako, layout, na marunong akong mag-design ng book. Meron akong grid system. I think tinuro naman sa inyo yun, diba, yung grid system. Pero sa online, medyo nag-iiba ng konti. Hindi na ganun ka, hindi naman sa hindi siya important, pero nag-iiba. Instead of a grid system, merong mga templates. May size, anong tawag din yung terms dito? May prescribed sizes yung images at saka yung text. And this is usually, for the different platforms, may kanya-kanya silang different sizes. So you have to be aware of that when you're publishing online or contemporary publishing. So how does it work? So ngayon, that also changes how you shoot images, even your photography. So yung production nyo ng pag-shoot ng food ninyo, pag-shoot ng produkto ninyo, or sabihin natin serious ano kayo, serious publisher kayo, gusto niyo, you want to talk about culture. Sabihin natin, culture and arts. So padip. So if you're going to publish online about culture and arts, you have to be aware na when you photograph, halimbawa, an exhibit, you have to shoot it square. Kahit na yung painting is rectangle, you have to shoot it square. Kasi yung pagbabatuhan ninyo, like for example, Instagram, is square. You have no choice. Kahit na yung painting or yung sculpture is vertical or horizontal, you have to shoot square. So ngayon, yung cellphone nyo or yung camera ninyo, you have yung even yung composition, yung pag-define niya ng composition, you have to tailor fit that to the publishing platform, di ba? So in this case, halimbawa horizontal yung food. Ang problema yung IG square. Yung web menu, ibig sabihin nito, kung food app ka, may food app din kasi, di ba? Yung mga Grab, di ba? Yung Grab, that's basically publishing pa rin, di ba? That's food, that's basically your menu. Dati, pag nasa restaurant ka, may menu ka, tumitingin ka ng food. Ngayon, ang menu mo, nasa Grab na. So that's still publishing. Actually, dati ang assignment nga namin sa nung fundamentals of publishing namin, meron kami doon na how to create a restaurant menu. So, imagine mo yan. Ha? So, traditional. Pero meron din kami online. Paano ka gagawa ng online menu? So, makikita namin yung difference. Ha? And then, you have the web banner. The web banner is parang headline. Pero kasi technically, hindi naman siya headline. Diba? So, ayan. So, ito yung personal part. Publishing as a construction of the self. So guys, your graduating students, I would expect na meron na kayong society and self, meron na kayong gender subjects, meron na kayong lahat. Ha? So ano, hindi ko na-explain to. Pero anong ginagamit niyo to publish the self? Usually is this. Ito na yung contemporary. So kami ni Sir Oliver, di kami ma-Twitter. So you have your Twitter. So, the Twitterverse, di ba? Yung term na, the Twitterverse. You have your Instagram stories, and your Instagram feed. And then you have your, ano pa isa, may isa pa eh. Instagram Live, diba? IGTV pala. And then you have, obviously, TikTok, diba? So, the ubiquitous the TikTok video, which is vertical, may music, diba? But, there's also one new one. Alam nyo na to, diba? Sino may alam? So, ano lang, thumbs up. Wala. Alam nyo yung BeReal? Hindi nyo pa alam yung BeReal, so... Guys, di nyo alam yung BeReal. Di kayo contemporary. Diba yan? Hindi, joke lang. Kung may explain ko sa'yo. So ngayon, for example, Instagram. So basically ngayon, pag nag-post ako sa Instagram, I'm publishing my identity. The things that are important to me, people who are important to me, the food that I like, the places I go to. Basically, it's about me. Diba? Dati, hindi mo yan magagawa sa libro kasi meron ka bang pamprint ng 5,000 pieces na libro about you? Hindi, diba? Ngayon, sa online, wala namang gasto. So you can just shoot, publish something about yourself and it's okay. Diba? Pero yung iba sa inyo, syempre mas conscious in curating, quote-unquote curating, kung anong content nyo sa feed. So in this case, halimbawa ako, these are the people who are important to me. So that's my mom,
So that's my Instagram photo niya, kunya. And then this is me when I was small. And then nung bata pa siya. And then my mother is a policewoman, kaya ganyan siya nung yung EDSA 2, nagkikita kami sa rally kasi ako nagsushoot ako for Plaridel. Nandun din siya na kasi merong rally. So siya yung nagbabantay dun sa mga nagra-rally. Makakatawa yung nanay ko. Tapos syempre yung someone that's important to me, diba? So yun. Okay, so that's basically the construction of the self through publishing, diba? Contemporary. Ngayon merong bago, Be Real. Bakit important tong Be Real? When you talk about Instagram, usually curated, stylized, with filters, dapat, diba? Maganda na naka-post ka, yung configuration mo dapat maayos, pangit yung bawal ang pangit. Ang Be Real, basically, it's a new app that encourages you to publish yourself unprepared. So ang gagawin niya is, meron siyang mga arbitrary time of the day, tapos kung meron kang follower friends, basically, magme-message sa inyo sabay-sabay yung Be Real app. Sabi niya, you have 2 minutes to take a picture of yourself, of your immediate surroundings. Ngayon, kung sabihin natin kumakain ako ng chicharon or whatever, syempre, pakatitsura ako. Pero si Be Real, ang sabi niya, regardless, that's you, then show it. Parang ganun yan. Parang ganun yung dating ng Be Real. Parang, it's you, show it. Parang ganun. So ngayon, yung construction of the self through publishing, hindi na rin siya kung ano yung maganda sa'yo or kung ano yung prepared, kung ano maayos, beautiful, whatever. Pati yung the normal day, which is, kaya siya Be Real. Kasi ako, normal ba sa akin na mayroong mag-coat naka-coat ako na blue? Hindi, naka-short lang ako dalas at saka t-shirt. Butas-butas pa, pero dahil important kayo sa akin, saka important Sir Oliver, kailangan ko mag-coat, diba? So kunwari, pogi ako, ganda ba ng ilaw, diba? So, kailangan ganun. Pero kung totoosin lang, hindi naman ako ganito yung tsura ko, diba? Yan, tapos ito. Sige, ito yung sinasabi ko kanina na in the contemporary, kahit na mag-introduce ka ng bagong paraan, mga bagong media, nag-exist pa rin yung lumang media. Kaya ang the now is composed of the new and the old in a way. So this is a, kung alam niyo itong novice, basically it's a printed magazine pa rin. So it's a printed magazine of creatives. So basically painters, artists, graphic designers, photographers. So yun. So parang pinapublish nila para magkaroon ng physical aspect. Pero si Novice, technically, online lang siya. Pero meron siyang project, nagpa-publish sila, self-publish, ng ganito. Tapos yung sa self-publish nila, ginagawa nila, print on demand. Or kung ilan lang yung mag-pre-order, sabihin natin, 50 lang yung mag-pre-order, magpa-print kami ng 50. Kung 200 yung mag-order, mag-print kami ng 200. Pag may umorder ng 10,000, mag-print kami ng 10,000. So, hindi katulad dati na dapat meron kang minimum 500, may minimum 1,000, 2,000, 5,000. Yan. Okay? Yan. So basically, if you go to Novice, this is how, ito yung itsura ng Novice na site. So ano siya? Pasok siya sa edad ninyo. Kasi ito, Gen Z, young millennials yung target nito. Eh. So creative siya. So, hindi natin ito alam masyado, Sir Oliver. Tapos yun, yung I think yung nag-usap kami, nagkwento kami Sir Oliver. So yung medyo edad namin ng konti, yung kanto. So ganun din siya, medyo lifestyle-ish, medyo cultural, di ba? And then, With the Public, kung alam niyo yung With the Public, di ba? So With the Public, iba rin yung visual language ng edad ninyo kumpara sa amin, di ba? Malapit ako matapos! Ayan. At syempre, alam niyo ang purveyor, di ba? So imposible hindi niyo alam ang purveyor. So yan. So si purveyor, ganun din siya. So ito si purveyor. Pero ang maganda kay purveyor, meron siyang inimbento ngayon. So vertical pa rin siya. Vertical publishing pa rin siya. Pero meron siyang side swipe. So syempre, ganun naman taga sa Instagram, diba? May side swipe. Pero yung side swipe, instead of having a text na separate dun sa image, yung text, nandun na mismo sa photo. So nakita nyo, ayan, for example, yung kay Eric Mati. Yung story ni Eric Mati, yung text na siguro mga 3 sentences lang, 1 picture, yan yung story niya. Tapos text naman na image,
text ko rin. So ngayon, ang maganda dito, economical siya. Pasok siya sa mga lifestyle ninyo na parang swipe-swipe, diba? Tapos mabilisan. Tapos sa inyo rin, mas ma-importante yung image kaysa sa text. Yung text parang supporting lang. So yung ganong kind of publishing is also a good strategy for you if you want to consider publishing something, diba? So yan, take a good photo, put the text on top of it. Hindi beside it, ah. Hindi beside it. Put the text inside it. Yan. Okay. Tapos there's also Brutalist Filipinas, ISO Design. So ito yung mga ano, curated feeds na kaya ngayon ang publishing, pwede ka ng microblog, 'di ba? Or basically you have your Instagram feed. Diba? Yan yung yan. And then yan. So obviously malapit na matapos kasi so kung ano naman, so para to know more about me, actually hindi naman about me, pero sa totoo lang, pag pinuntahan niya itong Photography Chismis, tatama rin kayo kasi ang haba na ako, ako para akong libro. May next year siguro, magsa-social cards na ako. Pero for now, ano, gusto ko talagang i-boost na talaga yung mga thoughts sa isip ko. And that's me, basically, Tony. Yan yung Tony Cannon dati. Si Tony Cannon. And with that, so yun. So thank you guys. So follow Photography Chismis. PH. Thank you, Tony. Ayos thank ba, sir? Ibus ko yung dalawang oras. Kasi the... Ito an example na may ma-white space pa rin siya maski na nasa digital format siya. Yung ano sir, kasi yung the platform itself kasi, it renders space as something that it's a resource. I mean, for books kasi, ano siya eh, parang artistic. Ang, the way it approaches negative space, it's an artistic element. Sa contemporary publishing, a space is a resource. Kaya tama ka rin sir na nangyayari na parang sayang naman, di gamitin natin to use it for something. Pero yung sa example nung kay Eric Mati, the image was photographed in a manner na the negative space is actually a space for the text. Yeah, so, yeah. In a negative space. Kaya na maganda yung execution ni purveyor. Okay, photography. Especially nowadays that things are going more vertical. Actually, sir, parang nakikita ko ngayon talaga. Ang direction ng photography is one, nagiging square siya. I mean, shape ah. Shape na lang. Yung sa meanings, obviously naman ngayon na there's a heavy influence on projecting a self. I mean, if you photograph kadalasan ngayon, it's seen as a photographic expression. Unlike before, photography was parang merong ano, parang naalala ko dati nung nag-Claridel ako, nag-join ako, sabi ko, bati na ako nung editor ko, sabi ko, ba't mo nag-join nung app Claridel? Kasi sabi ko, gusto kong baguhin yung mundo. Parang imagine mo, parang first year student, sabi mo, biglang ganun hirit. Pero in a way, yung, diba yung ano natin, yung generation natin, ganun eh, parang yung photography may social siya eh. Ngayon, with Instagram and at saka yung visual culture ngayon with Facebook, Snapchat, Twitter, parang basically, isip ka, post. So ngayon, hindi naman siya hindi sa cultivated. Iba lang yung pananaw nila sa mundo. Kaya yung photography, in a way, the aesthetics and also the relevance is personal. Before sa atin, ang relevance is social community, di ba? So yung pwede din naman doon sa kung trends ng photography sa yung itsura, ngayon obviously nagiging square. Kasi ang advantage ng square is whether i-horizontal or i-vertical mo yung device mo, same yung walang mababago sa aspect ratio kasi 1:1. In terms of ano naman, doon sa yung medium itself, actually yan nakikita namin sir, kaya rin heavy rin kami sa video. Kasi ngayon, yung tao, instead of reading, parang before, tingin kang photo, and then, basahin mo yung text. Ngayon, yung tao, panoorin mo yung video, bakit pa ako magbabasa, di ba? I mean, if I can listen to it, and look at it at the same time, why do I need to read? So, just shoot video. Kaya ngayon, yung nakikita namin, yung visual language ngayon, TikTok, basically, the language of TikTok, basically, it's 15 seconds, 30 seconds, one minute.
Kaya yung attention span din ng younger generation, napapansin namin, it's very, sometimes it's hard. It's a challenge to concentrate on things that requires them to put really parang a long time. Pero I'm not generalizing yan. Ang sinasabi ko lang is, pag sabihin natin sa bagay na hindi nila gusto, pag wala atin 15 seconds, di nila gusto, I mean, hiwalayan mo na. I mean, ayoko na, disengage na ako, i-disengage na ako dun sa kung ano yung material na binabasa ko. So, for us teachers din, minsan ganun eh, parang na-challenge ka rin na, paano ko i-keep yung ano yung attention ng estudyante? Kaya ako, ginamit ko, parang chismis, parang, oh, okay, chismis. Tapos, medyo less formal ako magsalita minsan. So, I think it's the same concept. Actually, sir, it's the same concept as the, ano, di ba yung mga major newspapers, including the New York Times and even Daily Inquirer, meron silang audio version of their articles because podcasts or audio materials can be, you can do multitasking while listening to it rather than reading, di ba? Yung part na yun, sir, actually, yun nga, isasama ko dapat sana yung Spotify as a publishing platform. Pero kasi nga, ano lang, para photocentric at saka dun sa keeping with yung the idea of the image and ano. Pati nga video, hindi ko sinam. Excuse me. YouTube actually sobrang powerful. Okay. Any publication must have or book that they have to read if they're truly interested in photography? Pag photography? Siyempre, Photography PH. Photography Chismis PH. Actually, yes. Punta kayo sa Photography Chismis. Ang dami yung mga books doon na kinokote. But basically, yeah, like for writing kasi, for instance, we're reading Censors and Writing Well. These are the parang writing canons. Is there a book? If there is a book that a photographer must have or read, ano ito for you? Yung ano, actually, sir, yung to, siguro to ano, to qualify din yung sagot ko. If you're looking for, you know, if your strategy for yung approach mo sa photography, yun ang approach. If your approach to photography is the technical, meaning to make a beautiful image, my page is not it. It would be better na you go to the Instagram pages, the teachers na who teaches composition, principles of design, may mga ganun. Pero kung sabihin natin, in my case kasi, since ano na ako, graduate na ako, I mean, nagsushoot pa rin naman ako. Pero my practice kasi ngayon, I'm more on conceptual shooting eh. Tsaka mostly writing. So ngayon, pag when I make ano, a photograph, except for IG and Facebook, usually talagang ano, theoretical na siya. Kasi I'm also nag-iisa ako. Pero ang siguro, tama ka rin sa tanong mo na kung specifically photography, ay actually, ang sagot ko, TikTok and YouTube. I mean, yan yung example na even me, kung magshoot ako, sabihin natin ng produkto ngayon, meron akong kliyente. Minsan pag meron akong hindi alam i-shoot, titiktok ako, pumunta ako dun sa mga galing. Sa Instagram, meron din, may mga photographer na instructors din sa Instagram. Eh. Tapos, ang maganda dun, wala akong babasahin. Papanoorin mo na lang kung paano nalagawa. Kukopin ko lang. Pero ang advantage nyo dun, kasi kayo, na-train kayo mag-isip talaga. As in, I mean, I'm not saying na hindi siya train mag-isip. Mas train kayo mag-isip abstractly as compared to them. So, hirap sila sa theory. Kayo, kilala nyo siguro si McLuhan. Siguro naman, ginagamit nyo pa rin si McLuhan, di ba? Mm-hmm. So, ay, sorry. To answer yung question, depende kung anong gusto mong ma-improve sa photography. Yung technique or yung meaning-making or reading images. Pag reading images, photography chismes. Pero pag at saka mga books talaga na about photography like sila Barthes, Roland Barthes, John Berger. I think dinidiscuss niyo yun sa classes ninyo eh. Victor Bergin. Pero kung gusto niyo na mag-improve yung image niyo, TikTok at saka yung mga traditional shooters. Mga traditional shooters. Yung mga ambassadors namin, ambassadors ng kabilang brand. Mga galing sila. Nasagot ko ba, Yeah, Tony. So hopefully, you have inspired my young students. Yeah, ako, pag meron silang question tapos hindi na na-ask, hindi lang ako. Wala pa lang Instagram si Photography Chismis kasi si Instagram,
ano siya, yun nga yung difference kasi photography chismis is theory. Kaya pag nagkano naman sila doon, nag-message naman, ikaw naman yung admin doon, di ba? If they have questions. Ayan. Someday, oh, gawin na lang ako ng Discord para ano. Thank you, thank you. DM niya lang ako.